nagmamahal ka, mag-a-adjust ka. Kapag mahal mo ang isang tao, mag-a-adjust at mag-a-adjust ka talaga para sa taong ito. Kasi hindi naman po pwede yung package, lahat ng gusto mo, lahat nandun sa tao, guni-guni mo lang yun. Hindi po pwedeng adjust na lang sila ng adjust para sa'yo. Dapat mag-adjust ka rin at mag-abot kayong dalawa. Hindi ka pinatatawad para muli kang magkasala. Hindi ka pinagpapasensyaan para ipagpatuloy mo ang iyong pagkukulang. Hindi ka binibigyan ng tsansa para umabuso ka. Pinatatawad ka, pinagpapasensyaan ka, binibigyan ka ng tsansa para makapagbago ka pa. Hindi lang yata isang beses kung narinig sa mga nagbabagong buhay o nagbabago ng relihiyon ang statement na, I have found the Lord! Natagpuan ko ang Panginoon! Ayaw ko namang maging KJ, ano? Kaya yung tanong ko, sa puso, sa iloob-loob ko na lang, ang tanong na, nawala ba si Lord? Natagpuan daw niya eh. Hindi yata ako na-inform na nawala ang Panginoon. Because the truth is, hindi nawawala ang Diyos. Tayo ang nawawala dahil sa ating pagkakasala. Hindi tayo ang nakatatagpo sa Diyos. Ang Diyos ang siyang naghahanap at nakatatagpo sa ating lahat. Maliwanag yan sa aklat ng Genesis. Hindi nga ba sa una pa lang, nang magkasala si Eva at si Adan, nawala sila, nagtago sila sapagkat anila'y hubad sila. Anong ginawa ng Diyos? Hinanap sila. Mula noon hanggang ngayon, ganon. Anong sabi ng ating Panginoon? Naparito siya upang hanapin at iligtas ang mga nawawala, naliligaw ng landas. Kitang-kita yan. Sa talinghaga tungkol sa alibugang anak, di ba? Nang bumalik ang anak sa kanyang ama, ang sabi doon ni San Lucas, at malayo pa ay natanawan na siya ng kanyang ama. Ibig sabihin, hindi pa man bumabalik yung alibugang anak, hindi pa niya naman naiisip na bumalik sa kanyang ama, matagal siyang iniisip at hinahanap-hanap ng kanyang ama. Abay nang makita ang ama, kahit madyondaan na, lumabas pa rin ang kanyang bahay, sinalubong ang anak niya. Abay, kung ibang magulang yon, ikaw ang may kailangan. Hihintay na lang kita kung kailan mo gustong bumalik. Saka tayo mag-usap. At hindi ibig sabihin ng patatawarin na kita agad. Yun tayo eh. Taas ng pride. At nang magalit yung panganay niyang anak, ano ginawa nung ama? Lumabas din siya ng bahay. Inalo-alo ang kanyang anak na panganay. Abay, kung ikaw yon, malamang sabihin mo, anak lang kita. Mayos ka. Di ba? Sila ang dapat mag-adjust, hindi ikaw, sapagkat magulang ka. Hindi ganun ang Diyos. Ang Diyos ang siyang nagpapakumbaba, nag-a-adjust para sa ating lahat. Hindi nga ba ang sabi ni St. Paul, si Jesus ay namatay para sa atin. Samantalang tayo makasalanan pa, hindi hinintay ng Diyos na tayo magpakabuti muna bago niya tayo mahalin. Minahal niya na tayo kahit tayo makasalanan pa at ibinigay para sa atin ang buhay ni Kristo. Because God loves us. And that is why, for us, He is willing to adjust in order to find us, to meet us where we are, to accommodate us, to save us. Ganun naman, talaga kapag nagmamahal ka, mag-a-adjust ka. Kapag mahal mo ang isang tao, mag-a-adjust at mag-a-adjust ka talaga para sa taong ito. Kasi hindi naman po pwede yung package, lahat ng gusto mo, lahat nandun sa tao, guni-guni mo lang yun. Hindi pwedeng magkaganon. Sapagkat bawat tao may imperfection. At kahit na yung gusto mo ngayon, sa boyfriend mo, sa girlfriend mo, sa isang tao, sa kapatid mo, sa magulang mo, sa anak mo, pwedeng magbago yon, pwedeng mabawasan yon, pwedeng mawala yon. Ang buhay ay talagang ganon. Kaya huwag masyadong mataas ang expectation. That is why, kung gusto mong mas tumibay pa at tumagal pa ang inyong pag-asama, dapat mag-adjust ka. Parang ganito lang. Ayan, no? Isang bond paper, may margin. Para sa bawat tao, meron tayong margin para sa kanila. Margin of expectation, margin ng ating standard, margin ng ating gusto para sa kanila. Dapat ganito siya. Kaya lang, hindi naman lagi-lagi magiging sakto yung margin natin para sa kanila. So dapat mag-adjust ka. Kasi kung di ka mag-a-adjust para sa kanila, aba, ang maiisulat nila sa kanilang buhay para sa iyo, para sa inyong pag-asama, kung hindi kulang, sobra. Pag ganun ba, maganda? Maganda ba yung papel ng istorya ninyong dalawa? Hindi. Kulang, sobra. Pangit yon. So either, lukutin mo na lang yan, itapon mo na lang yan, o hindi mo na sulatan, hindi mo na dugtungan ng magaganda pang istorya ang buhay ninyong dalawa sa inyong pag-asama. Buti na lang ang Diyos, nag-a-adjust para sa atin ang kanyang margin. At yan ang makikita natin sa ating mga readings, sa ating gospel reading, lalong-lalo na. Sipin po ninyo, nawala ang bangkay ni Kristo. Kasi muling nabuhay. Yun ang totoo. Ano sabi ng mga disipulo? Inakaw.
Okay, sige, ninakaw. Kung ninakaw, ba't di nyo hinanap? Di ba kung ninakaw, dapat hinanap? Si Kristo pa ang sa kanila ay naghanap. Ito pa, nung mahanap ni Kristo, ito, ikatlong pagpapakita, paghahanap sa kanila ni Kristo. Mga anak, may nahuli ba kayo? Sabi nila, wala po. So gumawa si Kristo ng milagro. Kung ako yon, may nahuli ba kayo? Wala po. Buti nga sa inyo. Ako kaya yung nagsabi sa mga fishes na huwag magpahuli sa inyo. Kaya ni Kristo ang gawin yun. Pinakain pa niya. Papakainin mo yung may malaking atraso sa iyo? Baka pakainin mo tapos lalasunin mo. Hindi ganun ang Panginoon. Si Pedro na lang. Sapagkat si Pedro ang isa sa maraming naging pagkukulang kay Kristo. Siya yung lumalakad na sana sa ibabaw ng tubig. Okay na sana. Biglang lumubog. Sapagkat maliit ang kanyang pananampalataya. Ayon mismo kay Kristo yan. Siya yung nagbawal kay Kristo. Huwag ipahintulot ng Diyos ito tungkol sa paghihirap na gagawin kay Kristo. Ayon ni Pedro yan. Kaya siya nasabihan ni Jesus, lumayas ka sa landas ko, Satanas. Si Pedro din yung nung una ayaw pang magpahugas kay Kristo ng kanyang mga paa. Tapos bibigay din pala, pati pa nga ulo niya, ino-offer niya. Tapos syempre, sinong makakalimot dito? Si Pedro yung nagsabi kay Kristo, pati buhay ko, ibibigay ko sa iyo. Itinatawa si Kristo, hindi lang makaisa, kundi makatatlo. Sige nga, kung ikaw si Jesus, gagawin mo pa bang pinuno ng mga disipulo? Unang santo papa ng bayan o simbang itatatag mo si Pedro? No na, di ba? Sino ang nandyan hanggang sa kawakas mo, hanggang sa kamatayan mo? Si San Juan. Sinong unang naniwala nang makita yung libingang walang laman na ika'y nabuhay at talaga? Si San Juan. Si Pedro hindi. Kaya baka kung tayo yun, sabihin natin kay Pedro, sige, pinatatawad na kita. Pero, hindi na ikaw ang leader na gagawin ko. Hindi. Si Pedro pa rin eh. Inadjust-adjust talaga ni Kristo ang margin niya, ang standard niya para kay Pedro. Na kung i-imagine natin, yung margin para kay Pedro, baka nandito na eh. Baka nasa mga edges na kasi sobra-sobra na para lamang i-accommodate, intindihin, patawarin, bigyan pa rin si Pedro ng tsansa. Anong resulta? Nagbago naman siya. Si Pedro, kahit sa Biblia, marami pang mga magagandang naisulat tungkol sa pananampalataya. Ganun sana. I wonder, sa buhay natin, ano na yung dapat sana yung magaganda pang istoryang maisulat natin in relation with mga taong mahal natin kung nag-a-adjust lang tayo ng margin, kung nagpapatawad lang tayo, kung humihingi lang tayo ng tawad, kung inaalis lang natin o binabawas-bawasan natin kahit papaano ng ating pride, kung masyado sanang nagiging considerate man lang tayo, kung hindi tayo masyadong mademand, kung nag-a-adjust lang sana tayo ng margin, marami pang makabuluhang pagsasama ang ating pagsasalusaluan sa pamilya. Kaya kahit paminsan-minsan, adjust-adjust din. Amen. Pero, hindi naman po pwede, adjust na lang ng adjust. Hindi naman po pwede, pinagbibigyan ka, ganyan ka na lang, abuso na yan. Tandaan po natin, kung itutuloy natin yung kwento, medyo mahaba yung ebanghelyo, pinutol na po natin kasi masyado nga pong mahaba, baka tulugan nyo ako, naglugumpil niya pa ako. Ang susunod dito, yung eksena ng tanungan ni Kristo kay Pedro, mahal mo ba ako? Sabihin ni Pedro, opo, tatlong beses, pinatawad siya, pinabawi siya, pero kahit si Kristo yung nag-adjust ng kanyang margin para kay Pedro, may margin pa rin. Pakanin mo ang aking mga tupa. Itong gagawin mo, may nagseset pa rin na standard si Kristo. Hindi po pwedeng gano'n na lamang si Pedro. Kita po ninyo, dininay niya si Kristo. Pero pagdating, halimbawa sa ating unang pagbasa, aba hindi na niya dinideny. Pinipreach na niya na si Kristo ay muling nabuhay kahit na siya ay mamatay. Hindi na natili sa kanyang kalalagayan si Pedro. Nag-improve siya. Nagbago siya. Ganun sana! Hindi po pwedeng adjust na lang sila ng adjust para sa'yo. Dapat mag-adjust ka rin at mag-abot kayong dalawa. Tandaan natin na ang Panginoon ay nagkatawang tao, hindi para manatiling tao, kundi upang sa kanyang pagka-Diyos tayo'y makasalo. Tandaan natin, ang Diyos ay hindi nag-a-adjust para lamang makapag-adjust, adjust, adjust. Tayo naman ay mananatiling just o basta-basta. No! Dapat mag-improve tayo. Dapat magbago. God, indeed, is willing to meet us where we are. Pero hindi naman po pwedeng dyan lang tayo where we are forever na lang. Just going by in life? Just standing by in life? Dapat mag-improve ang buhay. Dapat magbagong buhay. Hindi ka pinatatawad para muli kang magkasala.
Hindi ka pinagpapasensyaan para ipagpatuloy mo ang iyong pagkukulang. Hindi ka binibigyan ng tsansa para umabuso ka. Pinatatawad ka, pinagpapasensyaan ka, binibigyan ka ng tsansa para makapagbago ka pa. Naalala ko po yung kwento sa akin kamakailan. Isang teenager ang gumraduate. Congratulations. Sa kanyang private program, kasama ng mga taong mahalaga sa kanya, pinasalamatan daw nito ang lahat, halos lahat, pati ibang tao, liban sa tatay nito. Oh. So pagkatapos doon ng program, tinanong ito ng tiyahin niya. Yung tiyahin niya nagkwento sa akin yun yung Marites. Ita, joke lang. Alam mo, Father, kasi napaka-irresponsable naman talaga. At napaka-babaero. At one point yata, nag-uwi pa ng babae sa bahay. Nandun yung asawa, ha? Nandun yung mga bata, kitang-kita. O diba? Diba? So paano mo nga naman pasasalamatan? Kung wala kang maalala, kasi sabi ng bata, Tita, other than ako'y ginawa niya, wala na akong maalala na ginawa niya. Parang puro na lang problema. Paano mo nga naman pasasalamatan kung parang ginawa ka lang? Nagandun lang. Huwag naman masyadong judgmental dun sa bata. Tindihin na lang natin. Kasi ang okasyon, tandaan natin, graduation. Hindi naman birthday. Kung birthday yon at hindi malang pinasalamatan yung ama, medyo mag-react ka. Pero graduation eh. So pwede niya talagang pasalamatan yung mga taong naging instrumental, tumulong, naging inspire sa kanya upang siya'y makapagtapos at hindi ang tatay niya na pagkatapos siyang gawin, ang obligasyon sa kanya at sa kanilang pamilya ay tinapos. At for many years, yun ang nagpahirap sa kanila para silang kandilang nauupos. Buti na lamang sila'y nakasalba, nakasurvive, nakahulagpos, nakaraos. Pwede pala yung ganun, ano? Bigla ko tuloy naalala yung habilin ni David kay Solomon sa kanyang anak bago ito namatay. Nasa Bible to. Ang sabi ni David kay Solomon, be strong, be strong, be courageous. Ito yung pangalawa, be a man. Or sa ibang version, act like a man. Pakalalaki ka. Hoy, hindi bakla si Solomon, ha? Daming asawa, may mga skabetche pa, libo-libo, ha? Lalaking lalaki yan! Pero, baka nga doon sa blay, hindi masyadong nagpakalalaki. Kasi ang tunay na lalaki, sa kanyang buhay, isa lang ang dapat na babae bukod sa kanyang nanay. Yun ang tunay na lalaki. So, pwede pala, sabi ni David kay Solomon, act like a man. So it's possible pala that we become but not act like one. Pwedeng lalaki, hindi nagpapakalalaki. Pwede ka palang maging ama pero hindi ka nagpapakaama kasi tulad nung sinabi sa kwento, irresponsible ka, ang dami mong babae. Hindi ka na nagsusuporta. Pinababayaan mo pa ang iyong pamilya na magkaroon ng marami. Sinasaktan mo pa ang ina ng anak niyong dalawa. Tandaan po natin magma-Mother's Day this coming Sunday. The best thing a father can do for his children is to love their mother. Yun ang tunay na pagpapakaama. Mahalin mo ang kanilang ina. Maging faithful, maging loyal ka. Pwede ka palang maging ina pero hindi ka magpakaina. Kasi dapat ilaw ka ng tahanan, pero pag nasa loob ka ng bahay, imbis na magliwanag, parang brown out. Bungangera kang masyado. Dami mong reklamo. At yung mga anak mo, may pinapaboran ka. Hindi dapat ganun lang isang ina. Tutol, yung isa, naku, yung isa, yung self-esteem niya bumababa. Kasi kinukumpara mo siya at hindi mo makita yung kahit konting mabuting ginagawa niya. Pwede ka palang maging anak pero hindi ka magpakaanak. Bakit? Wala kang paggalang sa iyong mga magulang? Sa katandaan, iyong pinababayaan? Ang iniisip mo lagi, sarili mo lang? Anak ka bang talaga? O sumulpot ka lang? Pwede ka palang maging kapatid but not act like one kasi wala kang malasakit sa iyong kapatid. Eh ano kung meron ka ng ibang pamilya? Magkapatid pa rin kayo. Tandaan mo yon. Hindi nababago yon. Magkadugo, magkasupling, magkadugtong kayo niya. Pwede ka palang maging asawa, pero hindi maramdaman ng asawa mo na kayo isa. Ang ramdam niya, siya'y nag-iisa. So pwede pala yun, ano? Na maging magulang ka, maging asawa ka, maging anak ka, maging kapatid ka,
but not act like one. Huwag naman. Kasi pag nagaganon, marami tayong pahihirapan. Ang unang-unang pahihirapan natin, yung mga taong hindi iba sa atin, yung pamilya natin. Permis kong sinasabi, hindi tayo ang pumili sa ating pamilya. Ang Diyos ang pumili ng pamilya para sa atin. Inilagay ka dyan, may role ka dyan, na kung hindi mo gagampanan, sila ang iyong pahirapan. Sila na kung hindi mo man mahal ay nagmamahal sa iyo. Sila na kung hindi mo man hinahanap ay nagaanap sa iyo. Sila na kung hindi ka man nag-a-adjust ng margin mo para sa kanila, sila ang lagi na lang nag-a-adjust ng kanilang margin para sa iyo. Sa mga may sasakyan, alam nyo ito eh. Pag bumili tayo ng sasakyan, nandyan yung stock na gulong. Yun yung gulong na para dyan, kaya kapag pinalitan mo yan, gugulong para naman, aandar pa rin naman ang sasakyan, pero medyo magiging hirap, may pagbabago na yan. Kasi hindi yan yung gulong para dyan. Ikaw yung ama para dyan. Ikaw yung nanay para sa pamilyang yan. Ikaw yung anak, ikaw yung kapatid, ikaw yung tao para sa pamilyang yan. Kaya kapag hindi mo ginampanan ang role mo dyan, marami kang pahihirapan. Yes, tulad ng bata sa kwento, pwede pa rin makapag-survive sila. Tulad ng bata sa kwento, pwede may ibang tumulong sa kanila, pero iba ka kung ikaw na. Patawad sa Diyos, pero sana si Lord na lang yung patuloy nating papaghanapin sa atin. Sana si Lord na lang yung patuloy nating pag-adjustin ng margin para sa atin. Bakit? Diyos siya. Malakas siya. Joshua, and he has all the time in eternity to find us, to adjust for us, to accommodate us. Joshua, yung mahal natin, tao lang, hindi lang tayo ang inaalala nila. Marami silang mga problemang dinadala. Kaya pwede ba? Huwag namang habang buhay pahirapan sila. Huwag namang habang buhay paasahin sila. Magbago ka habang buhay sila. Sapagkat po pwedeng ang pasensya ay ma-extend pa, pero hindi ang buhay nila. Kapatid, mangarap ka sa buhay, magbago ka. Tanggalin mo ang palso sa pag-uugali mo. Nasabi ko sa iyo, yun palang malaking blessing na para sa iyong pamilya.